Kain muna tayo para may calories tayo na masunog. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with. Salamat din. Boss, di ba nag-training ka na ng off-road? Oh. Bakit mag-training ka ulit? Siyempre may ano eh, may kumbaga, sa isa training, pag sinabi mong training, una, pinapractice mo yung katawan mo sa isang bagay para humusay ka. Kumbaga yung muscle memory, kakaroon pa, na iniisip mo pa ba kung kumakain ka, kung nasa ng kutsara tinidor. Hindi na. Oh, kasi doon, na-train na yung muscle mo na ganun na yung paggamit mo ng kutsara at tinidor. Hindi mo na kailangang isipin. Much like sa'yo, pag nagda-drive, pag magda-drive, di ba? Una, iisipin mo pa. Gas, clutch, preno, shit. Kami, hindi na kami nag-iisip. Kaya na namin ng ano, katulad ngayon, kikwentuhan tayo, da-drive ako. Kumbaga, muscle memory na. So, una yon. Pangalawa, ang kinukuha mo kasi yung experience nung coach. So, ngayon, imbis ikaw, di ba? Ang buhay mo, for example, ang average ngayon is, palagay mo na, sabihin na natin 100 na lang. So, sa 100 years ng buhay mo, 100 years lang yung experience mo. Pero pag kinuha mo yung experience ni Richard, in-apply mo sa'yo, so, maaaring may 200 years of experience ka. Kinuha mo pa yung sa isa, may 300 years of experience ka. So, ganun. Pag nagti-training, tinuturuan mo yung katawan mo, tsaka kinukuha mo yung experience ng iba para hindi mo napagdaanan pa. Kumbaga, pag nandyan sa harap mo, alam mo kung anong gagawin mo. Kasi, ay, ito yung pinagdaanan ni ganito eh. Ito pala yun, applicable. Ganon. So, yun yung mga nakukuha sa training. Kaya ang training, hindi lang minsan, hindi lang dalawa, continuous learning ang proseso. 'Di ba sabi mo gusto mo maging videographer? Sabi ko sa iyo, hindi ako nagtuturo ng step by step pa. Tuturo ko sa iyo yung mechanics ng camera, yung ganito, yung ganyan, pero the rest kailangan ikaw mag-aral. Anong lagi ko sinasabi? Laruin mo. Kasi pag di mo nilalaro, hindi mo ma-experience, hindi din matututo yung muscle mo. Ganun. So use the clutch like a reverse traction control, and I want to have it with me with the bike. So if you feel tension while doing this, then you do it wrong. Naintindihan ko naman, huwag niya lang akong tatanungin kasi hindi ako makakasagot. So ang gagamitin nating bike for today ay exclusive, pinagamit sa atin. Hindi pa nilalabas to sa market. Ito siya.
So hindi ko pa alam yung totoong specs nito kasi wala pa siyang spec sheet na binibigay. Ang sabi lang sa akin, test it out. Sakto may off-road training tayo, adventure riding. So test out natin, Venturi 800 to. Hindi ko pa alam yung buong specs. Pero yun, subukan natin. So under my jersey, meron akong padding pa din. This is crit. And pakita ko sa inyo mamaya. And chin strap first. Oh yes, sir. Importante yan. Lagi kong sinasabi, pag hindi naka-lock ang ating restraining system, as if you're not wearing helmet at all. So, for safety. Wow. Thank you. So, practice lang daw muna tayo ng body position for today. Para makita nila, everyone, if kaya na ba, and if tama lahat ng body position. Kasi mas madali nga namang gawin to on the road kaysa off-road. Kasi mas stable, mas madaling mag-balance. Penis, magantong motor na to. Yun ang unang-unang kong masasabi. 800cc to. Para lang ako may dala na 400. Not even 600cc eh. Yung weight niya, pang 400cc lang. Napakagaan. Sumusunod naman siya. Napakadaling iliko. Maybe that's because napakanipis nung gulong. Ah, hindi siya manipis na sobrang nipis, pero just enough. Hindi siya ganun kakapal para mahirap mag-maneuver. Ang naaalala ko dito sa timbang na to is Touareg 660. So far, yun pa lang ang magaan na nasakyan ko other than this one. Kasi 800 to eh. So unfair for lower model bike, ay lower CC bikes na i-compare dito. Pero the Touareg 660, parang if not the same, mas magaan pa to. Pero 800cc itong dala ko. In terms of power, nasa friction zone pa lang naman ako. Hindi pa natin malalaman. Practice, loosen up pa lang tayo eh. We're still in the process of loosening up. So ang gamit kong helmet ngayon ay ang MX series nung off-road helmet ko ng Axor. MX siya kasi wala ng visor. Goggles. Dito yung goggles ko. Goggles na yung gamit. So far, gaan. Sarap gamitin. White snow, red sky, reach up for so, so high. Blue eyes, big cry, beware of the fox tonight. The cold feet, the dark rain, my blood in your frozen veins. Ano na yung katawang ko? Mahirap pala, pero masaya. Perfect, sabi niya, di ba? Perfect. Huwag niya lang talaga akong tatanungin eh, kasi hindi ako makakasagot. Baka sabihin niya masungit ako. So, isa sa mga pansin ko na kulang, yung height ng handlebar. Ito, kulang siya. Or dahil sobrang tangkad ko lang. Hindi ko sure, ha? Kung dahil sobrang tangkad ko lang, o kulang talaga. Pero nakukulangan ako. Kasi sa SRT, sakto naman yun. Pero isa sa mga napansin ko, ito, adventure riding bike talaga. Kasi yung pedals niya, hindi sobrang baba. Shifter, tsaka yung brake, hindi sobrang baba. So just right siya kung nakatayo ka or nakaupo. I think they really designed this bike para maging adventure riding bike. Okay. Change naman daw. Hanggang okay na lang nasabi ko. So change right naman. Yun ang mahina tayo. Pagkana ng ibinaba. Remember, the next time you come up, look at that bike.
and keep looking at it until your feet is on the ground. Okay. Just try it. Okay. You'll see that the balance will be much better. Mas din eh, kinakabahan ako sa pagsagot sa kanya kaysa sa tinuturo niya eh. May hirapan ako din sa kanan ah. Sige, yun ang papraktisin natin. Kasi doon tayo hirap, kaya yun ang papraktisin natin. Hindi ko talaga makakuha yung kanan. Swabe. Yun! Nakukunin din. Sabi ko sa inyo, muscle memory lang yun. Nakukuha na. There we go. Pagod na ako. Nasa tarmac pa tayo. Pagod na ako. Come closer daw. Baka tawagin tayo. Mahirapan ako mag-English. Even if you're small, you can still balance the bike. You have to focus on balancing the bike. When you're on the road and you're going into a bend, you can lean the bike in and you can lean yourself in. And we call this enduro steering. Once I turn the bike, because like this, now I can lean the bike in. But because I'm on the outside, I have a very small combined lean angle. And that means I don't need all the centrifugal force, so I can go slowly. The most common mistake is people put their butt out and then put their head in. Now look at the suspension. If I'm here or here, you can see exactly what's happening. Here or here. So when I look down, if I'm making the turn and I look down, I have to see the outside of the bike. If I'm here, I know I'm wrong. You can go to your bike and we will help you with the body position. Look down and look where your head is. Look down. Go in the middle and it needs to be here. So, turn more. Go a little bit down, put your knee in the tank. Like that, yeah. And now go down. Because you're tall and the bike is small, you need to go down a little bit. Okay. But now you're in balance. So may downside din pala ang pagiging matangkad. Papagod ako. Kaya palang papayatin mo. Mga enduro riders. Nakakapagod, my man. I'm tired, bro. Pagod na. I'm tired, bro. Medyo mahirap to para sa amin matangkad kasi yukong-yuko. Itong KTM Adventure, na-try ko niyan. 2,500 kilometers. Isa sa mga napansin ko, mas gusto ko to kaysa yon. Kasi yon 750 lang. 750, 790. Ito 800. Malayong mainit yun. Yan yung KTM na nasa harap ko. As in, malayong mainit yan. Ramdam ko yung init yan. Sipin mo, kala ko alas 12 na lunch break. 10:30 pa lang. Wala siyang motor? Si Carlo, wala lang oh. Hindi pa ka tayo lumalabas eh. You can use me actually. You can use me and abuse me. No, okay. I will abuse. But in different way, ah. Sabi ko kanina, naiintindihan ko naman sila. Kaya kung gawin yung explain nila. Huwag lang nila akong tatanungin, hindi ako makakasagot. It's okay to give the instruction, but not to answer not, them. Not to ask question. Okay. Don't worry, I will remind coach. Never ask that guy, ha? Same as kahapon. Pero may ito eh. Nagbigay ng instruction. Sabi niya, akala sa may armor. You should have your armor, otherwise you cannot go. So, sabi yung Koreano, like this? Sabi ng coach Esteban, Tani, come here. Can you translate to him? Huh?
Hindi ako hindi dyan. Akala yung kasalita ko ng Koreano. Lobat na yung mic ko. So hopefully marinig niyo pa rin ako. Slowly and get the balance right. You can even, if your balance is okay, you can even go very slow. You can even stop and go again. If I'm looking at this glove, I cannot see all of you. If I look at you all, I can still see the glove. Okay, let's go! Yep. Thank you for the training. I think I'm finished. I'm done. I learned a lot. Baby, you rock my world. Baby, you rock my world. Sa bahay, di ba? Alam niyo yung mga cones, nakakatawa pa. Una, madali, maluwag. Tapos pasikip. Tapos biglang di mo malalaman nasa na yung susunod. Tapos yung tanjado mo na siya, biglang magbabago. Sa mga gantong pagkakataon, grabe. Alam mo yung gusto mo matuto, pero hindi kinakaya ng katawan mo. So that only means maraming kinakain mo. So nasasampal ako ng katotohanan na overweight na naman ko. Sampal na naman ako ng katotohanan na out of shape ako. Mas madali talagang mag-ride ng mabilis kesa sa mabagal. Kaya ako lagi ko sinasuggest, nire-recommenda, slow ride training. Kasi yung mabilis, nagja-gyroscope effect naman na yung motor. Ay, kaya mong paandarin. Mahirap pag mabagal, kaya madalas natutumba motor sa toll gate, big bike ka. Toll gate, traffic sa NLEX, top light. Mas mahirap yung mabagal. Having years of experience in training, iba pa rin to. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. Wish you could fly, and in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? Anong sinasabi mo kanina tungkol kay boss? Pagod ang lolo mo. Ano? Hingal na hingal. Pagod na pagod eh, no? Kakaawa. Grabe ka. Gagi, nakatapak ako. Tang? Grenade. Ina mo, maayos ka bon. Shit. Buti di ko pa nilalapag yung buwan. Anong tahay ng tao? Hindi.
Tantaman, okay naman nagangdod ka. Isim pa maboy. Takpan mo nga ng kwantol, ng buko. Boss, pa po muna. Sige po, coach. Pamalaglagan tayo ng liog. Hindi naman po siguro, coach. Kay bata-bata pa naman po. Pag nalaglag yung bunga, Bon, palit ulo ah. Ang ginagawa niyo dyan? Kapit duyan? Yes. Buti pa kayo, duduyan-duyan lang ah. Yun ang akala mo. Ako pagod na eh. Lusaw na ako. Si Bon, no, kunyari, pakamay-kamera pero ako may hawak, di ba? Baka sabi lang na nagka-kamera siya. So tamang go na daw sila. Ako nagre-recover pa lang. Chad, palit kayo tayo. Kayo mag-training. Ako magpapahinga. Anong ginamit mong nut dyan? Commando nut. Commando nut. Nut. O, pinitawan na yung camera. Ako kunin naman yung camera ko. Siyempre, para hindi siya tumulong. Style ni Bon yan. Dinadaan sa camera ang pagtulong. Pagka may gagawin, hawakan camera. Para hindi siya gagalaw. Sa camera lang siya. Diga, may pukari dyan. Refillan mo na din yung ano ko. Water sack. Para sulit yung pukari mo. Tingin ka dito, pang advertisement ng pukari. Pukari, sweat ka mo. Pukari. Ayusin mo, hindi naman maayos. Pukari na rin kayo. Baka naman. Pukari sweat. May tono. Lagi mong tono. Paano tayo kukunin ang pukari niyan kung walang tono? Pukari sweat. Ganun. Pukari sweat. Yeah. Pansin mo pagka ako na, mga dahon nagliliparan, eh ang laki ko! Natawag mo kasi. Ha? Kinatawag mo. Ayoko na, uwi na tayo. Pwede namang tulog lang ako ngayon, di ba? Okay, pipishing lang tayo. Tol, nagfishing na ba tayo Batangas? Parang masarap magfishing sa Batangas. May kaso wala tayong gear, no? Dapat pala lagi nang nasa kotse yon para anywhere, anytime, no? Magbubuo na lang ako ng sasakyan pang fishing natin. Yun! Ang o masasabi ko kanina pa nag-aantay to para ma-charge at mapatay. Hanggang ngayon nandito pa. Nice one! Nice one! Akin na yan. Ano, ligpitin na? Parang eh, pang 1 week na yung pagod ko eh. Mahirap pala pagka off-road. Mas ano siya, technical at saka challenging. Kasi pag on-road, kaya ko kahit 18 hours, diretso. Oo, mag-road tayo, touring, lang. Diba? Pero yun nga yung nakakagulat eh, diba? I've been riding for 5 years, and yet I still have to know my bike. Hanggang ngayon. Yung pagka-clutch-clutch na ganito, ganyan, hirap. Pero at least we're here, we're learning, di ba? Yes, it's a never-ending learning process. Yes, of course. Pero kahit nga, sabi ko nga, kahit mas mahirap, masaya lang. Eh, sa mga babaeng natatakot, matumba. Huwag kayo matakot, ma-fall. Sanay naman kayo ma-fall. Diba? Oh, nice one! Kasi tayo dapat manhid na tayong ma-fall. Kaya pagka nahulog, tayo lang agad. Life goes on. Oh, nice one! Mas mahirap ma-fall, tas walang sasano. At least dito, alam mo, ikaw ang tatayo ng sarili mo. Diba? Ready ka nang tumayo pag na-fall ka. Oh, got yun! Nice one! So yan, dyan kami kanina, oh. Slow riding. Dito yung mga gusto nang magpahinga. Yan yung mga magagaling pa. Yan, kami pagod na eh. Yan, dito yung mga kailangan pa ng practice. Doon naman yung mga magagaling na. So, magbabattery sila. Tapos mamaya, ayan, oh. Meron may pataas, may pababa, may gravel. Ito ngayon, umaambon na. Hindi ko alam kung kita sa camera, pero it's umaambon. Ayan, oh. May mga ambon pataks na sa helmet ko. Sa upuan. Ano, boss, kaya pa? Pwede bang umayaw? Pero sa totoo lang, naisip ko, sobrang importante nito. Kasi, katulad ako, madalas dinadaya ko yung balance eh. Hmm. Pag umaandar, syempre mabalance mag-isa yung motor eh. Yung balance, magkukuha mo talaga yung tama pag mabagal. Sipin mo kanino, ilang taon na ako nagra-ride, tol. Napapababa pa yung paa ko. Pero nung ginawa nila, di ba? Parang naglalaro eh. Pero pumawi ka, championship round. Touch. Pang ilang round mo yun?
Dalawa lang, coach. Dalawa lang? Dalawa lang. Hinahangin ako. Malakas yung hangin sa kaliwa. Mm. Di ba dinadala ka dito? Oo, oh, coach eh. Hinahangin ako. Parang sail. Pero okay lang yan, hinahangin ka. Huwag ka lang mahangin. No? Ay, inboard talaga yun, coach. Tara kayo, Tiger. Na ako mag-recover. I need to recover, my man. I need to recover fully. Because I'm exhausted. It's like I can speak in English now eh. I didn't know I was telling a lie. It's been a long day for sure. How could I resist your smile? Can we move on as before? Yari, umulan na. Rain or shine to, pre. Kasi adventure riding eh. So, good thing, walang init. Semi-bad, mas mahirap. Pero wala, ganun talaga. Pag adventure, kailangan natin aralin pati basa. Let me sit by rock and roll. You can take my money, steal my car and sell my clothes. You can take the shoes I'm in. Go on, take everything. You can have about everything I own. Just leave that old piano. Maybe a chair so I can sit down there and play when I'm old. Take all these things I know. Even take the telephone. I heard it said so long ago. Well, I'll be saved by rock and roll. Mahal talaga ako ni Kuya Chad. Pinapayuman pa ako. Siguro malaki-laki naman siguro to, no? Bakit sa ngalangala yan? Motorcycling everyday. How can I apply? Talk to class. Can I send my resume? Ano? Tatawa-tawa kayo dyang dalawa. Ubus na English ko min eh. This is, it's fun also. That's good. Just go like this and okay. And there, and then we go straight again. Buti na lang tapos na kasi mga 20% na lang yung processing power ng utak ko eh. Kaya ba yan? Kaya ba yan? Mga 30 minutes pa. Hindi, mag-a-apply ka na nga. Tagalog na ako. 30 minutes pa, pure Tagalog na ako. At ikaw, tatawa-tawa ka dyan, may naiintindihan ka ba sa pinagsasasabi nila? Meron, boss. Ano? Go. Ito, oo. Huwag na. Sarap tulog eh. Oh. Ganun talaga. Total, ikaw magdadrive na. Sige, pagbigyan. Pero ikaw. Go. Tol, it's a sad day today. Kasi hindi ko alam kung alam na ni Richard. Tulog ka kanina eh. Because namaalam na yung Insta360 natin. White na lang nakikita niya. Thank you very much, X2, sa serbisyo. And I think a good 2 years. Masaya na kami doon. Thank you very much. Sana padalan tayo ng X4, no? Okay, can we shot video? Bus. Oh. Nice one.